Buhay at Musika Channel. Hello guys, welcome to BM Channel once again, and this is Buhay Guru. And for today's episode, we are going to have a short lecture on how to make MLB answer sheet in MAPE. As you can see, MAPE has four components: ang music, the arts, the physical education, and the health. Okay? So dito, gumawa ko ng iba't ibang mga uri ng questions. Ginamit ko ang four options, meaning A, B, C, D, and the five options, A, B, C, D, E. The arts, ginawa ko lang four options, physical education, the five options, the A, B, C, D, E, and the multiple choice with A, B, C, D. And for the health, true or false. Ayan. So, napansin nyo maraming uri ng questions ang ginamit ko. So, paano ngayon ito gagawin sa isang eval B answer sheet lang na involve natin yung ganitong uri ng mga questions? Okay, so panoorin nyo. Alright, welcome to eval B. At ito ang ating screen, cellphone screen. Okay, so unang gagawin ay ang add new. Okay, tapos sa roll number, yung digits, ang ginagamit ko ay 3. Ayan, 3 digit lang. Okay, yung subject, okay, yung subset, isa lang kasi sa MAPE lang yan. At para sa subject, dapat may 4. 4 areas, okay? So yung subject 1, gagawin natin MAPE. Oh, sorry, music. Then arts, ang pangalawa. Pangatlo ang physical education. At ang pang-apat ay ang health, okay? Yan. So sa music, mayroon dalawang uri ng questions, so dalawang sections. Gagamitin two sections. Sa arts, isa lang, yung four option lang. Sa PE, dalawa, yung five options, saka yung four options, so two. Yung health, isang true or false lang. So, ayan. So, yun ang gagawin natin para magkaroon ng iba't ibang question ang ating answer sheet. Okay. So, sa music, ang multiple choice. Multiple choice. Na mayroong 10 items. Okay? Yung question type ay 4 option. Yan. So, yung section 2 naman, ang ginawa ko lang, selection type siya. Na mayroong 5 question lang. Tapos, 5 option. Ayan. Okay na. So, sa arts naman, gagawin natin multiple choice. Na mayroong 15 questions or 15 items na 4 option lang. Okay? Yan. So, sa physical education naman ay selection type. Medyo maingay yung likod. Okay. Selection type na mayroong ilang question? 10 items. At ang question type ay 5 option. Ayan. So, sa part, ganun pa rin sa PE pa rin ang multiple choice na mayroong 4 options. Sunod. Okay, 5 question lang to. Tapos, 4 option. Okay. So, sa health naman, mayroong true or false. Or false. So, ang question item niya ay 15 items. At ang question type ay true or false, syempre. Ayan. So, nagawa na natin. So, ito kanya na maging itsura ng ating answer sheet. So, yung mayroon nitong part 1 sa multiple choice music, 1 to 10. Eh. Selection type na 5 option, A, B, C, D, E. Ayan. Sa arts naman, 15 items na 4 options lang, A, B, C, D. Yung PE naman, selection type na may 5 options. Then, mayroong multiple choice na 4 options. Then, sa health naman, true or false lang. Napit. Okay? Ayan po.
So, isisave na natin. Yung class name, una natin gawin ang sahili yung. Then, sa exam name, parang coding ang ginagamit ko dito. So, PT3. So, meaning practical test 3rd. Yan. Gawin natin hyphen. Okay. MAPE. Practical test sa MAPE. Yan. So, yan. Okay. Sorry. Then, anong section? Helium. Ayan. Okay, sa helium. So, PT3, MAPE, helium. Okay. Ayan. So, yung code, ginagawa kong exam name. So, exam date naman, kahit anong date ang gamitin natin, pwede yan. Okay, basta wag lang yung before, on or after. So, ang gamitin natin 25, kahit magbago yung date ng exam nyo, gagana pa rin tong exam na to. So, hindi na kailangan gumawa ng bagong eval B exam or answer sheet. Alright? Ayan. So, okay na natin. Ayan. So, save. The next na gagawin, pinutin mo ulit yung ginawa mong exam, itong PT3 na, MAPE, Helium. So, napansin naman yung 60 questions. Ang answer key, inilagay na natin yung kung ano ang mga answer dito. So, napansin nyo 10 items na 4 option, 5 option, then 4 options na naman. Tapos 5 options na naman, di ba? Yung 4 options dito. Tapos ang panghuli, true or false lahat. Yan. So, yun magiging itsura ng ating answers key or answer key na nalagyan. Okay? So, pag nalagyan mo na yan dyan, ready to check ka na. Okay? Ayan. So, hindi ko muna ipapakita ang paglagay ko ng answer key kasi baka makita ng aking mga followers na alams na kay mga estudyante natin. Okay? Ayan. Okay. So, pag nagawa mo lang yung exam answer sheet, ipapasa natin yung answer sheet sa ating laptop. Okay? Ayan. So, paano ipapasa ang answer sheet? So, dito man tayo sa view sheet. Ayan. Nasaan ang view sheet dito? Hide it. Bubble sheet. Ayan. So, ito ang gagawin natin. I-share natin itong ano na to sa ating laptop. Okay? So, file created. Ayan. Tapos, share. Ayan. Paano si share? So, isi-share ko lang ito to Bluetooth na lang. Okay. So, ang gagawin natin, papasa natin. Ihahanda ko lang yung receive file sa laptop. Okay? So, pinitin ko lang yung laptop. Okay? Ayan. So, nag-receive na siya yung sending file to NBTC. At ngayon, papunta na tayo sa aking laptop. Okay. Okay. So, ito ngayon yung pinasa natin kanina na file galing sa aking phone na answer sheet. Okay? So, para makadali ko makita, ilagay ko lang ito muna sa desktop temporarily. Okay? Ayan. So, okay. Finish ko muna. Ayan. So, andito na siya yung answer sheet na galing sa ating FLP. Okay. So, pagkatapos niyan, open na ta. Magagawin ko ngayon yung answer sheet na para sa mga bata. Okay? So, dahil nandito na siya sa laptop, gagawin ko na siya sa Word. Okay? So, blank document. Tapos, ang layout, yung size dapat ay A4. Yung margin, gawin akong narrow. Tapos, yung orientation, ginawa kong landscape. Kasi bala ko talaga, dalawa. Dalawa yung answer sheet bawat page. Okay, ayan. So, naka-2 na siya. So, gagawin ko na lang, lagi ko ng mga heading. Okay. Third grading, period. Quarterly assessment. In MAPE 10. Okay, napansin nyo?
iba yung ginagawa ko sa mga kuan, sa mga answer sheet. Okay. Okay, so gagamitin kong Arial Naro ang font style. Okay, tapos dapat wala siyang space. Okay, remove space after paragraph. Okay, so bubold ko na ito. Ayan. So, answer sheet. Ayan. So, underline pa natin. Sorry, underline. Okay. Tapos, lagay ko dito yung name. Okay. Line. Para sa name. Tapos, section na lang kasi alam ko naman na great matik na siya. Section. Okay, so para pantay yung ano, ginagawa kong tab. Okay, pantayin natin yung simula ng line. Ay, sorry. Okay. Delete. Ayan. Ayan, so pantay na siya. Okay, so nilagay ko na ngayon dito yung answer sheet na galing sa Evalve. So, andito yung kanina, di ba? Okay, copy. Mabagal ang processing. Copy. Tapos, paste dito sa answer sheet. Ayan. So, i-fold ano lang. Okay, pansin nyo, may name na siya. So, ang ginagawa ko, dinidecrease ko, dini-edit ko lang, kinakrap ko na lang to. So, kinakrap ko dito sa yan, tanggal yung name. Okay. Pati dito sa mga sides, sinatanggal ko na lang yun. Yan. Pati dito sa kapila. Tapos, dito. Dahil dalawang balak ko, decrease ko lang size. Okay, tapos, parang sa gitna na siya, dahil naka-align, ano siya, naka-align center. So, align center na rin siya. So, pwede mo natin lagyan ito ng border, picture border na black. Ayan. Ayan. So, ang ginagawa ko dito sa baba, ang nilagyan ko dito ng line para sa okay, hindi kasha. Dali lang. Okay, hindi siya kasha. Ginagawa ko na lang na insert ng text box. Ayan, text box. Okay. So, mamaya ko na ilagay yung ano. Okay, so Arial Naro pa rin dapat yung okay. So, line. Okay, tapos mayroon kang parent / guardians signature. Okay, parang may mali sa guardians. Okay, and now, guardians. Okay. Ayan, so tanggalin natin yung line sa shape. No, okay, okay. Ayan, so lagyan natin sa baba. Okay, wala rin dapat itong shape fill. Okay, no fill. Ayan. Okay, so ilagay ko na siya sa baba ng kan. So para nasa gitna talaga siya, hindi ko na lang sa gitna. Sorry. Ano ba yung align? Align center. Ay, dalawang page pala siya. Okay, mali. Adjust na lang natin to. Alright. So, yan. So, para maging dalawa, copy na lang. Tapos, dito ko pinipin sa kabila. Okay, tanggal. Ayan. So, ito. Dahil wala sa kabila, copy na lang tapos paste sa kabila. There you have it. So, ito ngayon yung final product para sa ating answer sheet. Thank you for watching. Alright, at Musica Channel.